Binigyan ni Pangulong Noynoy Aquino ang Department of Public Works and Highways ng 30 araw para pag-aralan pang mabuti ang plano para sa rehabilitasyon ng EDSA. Bukod dito, pinamamadaling na rin ng Pangulo ang plano magkaroon ng iisang provincial bus terminal na papalit sa mga terminal sa Cubao at Pasay. May news to go, si Steve Dailisan. The decision of the President is this, no? We will defer the rehabilitation until we're able to look and exhaust all possibilities para maibsan yung paghihirap ng publiko. Kasunod ng pagpapaliban sa plano sana ng rehabilitasyon ng EDSA sa Mayo, binigyan ni Pangulong Aquino ang DPWH ng 30 araw para pag-aralan pa ang plano. Nakukulangan daw kasi ang palasyo sa mga paghahanda, lalo na sa mga gagamiting alternatibong ruta sa pangunahing kalsadang nagdurugtong sa magkabilang dulo ng Metro Manila. During the rehab of EDSA, 40% of the lanes will be unusable. You can imagine the kind of inconvenience that will cause, EDSA being a major thoroughfare. Pabor ang MMDA sa pag-urong sa plano. Di lang daw kasi simple ang pagkukumpune ang kailangan ng EDSA. Kung hindi naman daw kasi ito lalaparan at dadagdagan ng mas maraming flyover o skybridge, hindi rin mapapabilis ang rehabilitasyon ng traffic sa EDSA. Pero suntok sa buwan para ito, lalo't malaking pondo ang kakailanganin. Kaya ang utos ng Pangulo, gawin na ang planong pinag-isang provincial bus terminal na ipapalit sa mga terminal sa Cubao at Pasay na makakabawas daw ng 35% ng volume ng mga sasakyan sa EDSA. Yun ang pinapamadali ng Presidente. Kasi ang alam kong bidding noon ay April pa. Oh, with 7,000 provincial buses out of EDSA, ang laking luwag nun. Sabi ng MMDA, back to basics na muna, pairali ng iba yung disiplina sa mga motorista para iwas aksidente. Limitahan ang bilang ng mga inire-raise mong sasakyan at i-phase out na yung mga luma. At dagdagan yung mga alternatibong ruta para hindi maipon ang lahat ng mga sasakyan sa EDSA. Makakabawas din sa mga sasakyan sa EDSA ang NLEX-SLEX Connector Road Project. Sinimulan muna ang 10 billion peso first phase niya na magkukonekta muna sa NLEX sa port area sa Maynila. Inaasahang susunod naman dito ang pagkukonekta ng port area sa mga kalsadang dudugtong sa mismong SLEX. Ang mga galing EDSA naman na patungong Cavite, maeengganyong mag-MRT na lang at lumipat sa LRT1 na magkakaroon na ng extension patungong Bacoor Cavite at inaasahang magsisimula ang operasyon sa 2015. Kabi-kabi lamang ng mga proyektong infrastruktura, isa lang ang opinyon ng mga nakausap kong motorista. Basta maibsan na ang kalakalbaro sa trapiko, ayos na. Ilagay nila sa timing din, huwag masyadong makaperwisto naman. Siyempre, ang ginagawa yun, maabalot talaga mga tao, magagalit. Pero pag natapos naman yun, siyempre, maginhawaan, di ba? Steve Dailisan, GMA News.